Hello, Miss Martinez. Magandang gabi. Hello, Abby. Magandang gabi. Thank you so much for joining my live. Magandang gabi po sa lahat. Kamusta po ang lahat? Thank you so much for joining my live. Joining our live, maraming salamat po sa lahat sa inyo. Thank you so much, Aladdin, Robbie, Yeshu, Marimad, Miss Martinez, of course, Clarice. Magandang gabi sa iyo. And of course, to some other 14 viewers, 27 likes already. Kaka-on ko lang. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Kinda late because may nais lang ako ng konti. Hi po. Hello, Miss Martinez. Clarice, kamusta? Okay, user blank. Magandang gabi sa iyo. Okay, so thank you for joining our live. And we'll be spending, of course, talking or... Yes, Isoka Forensics po ba? Yes po, Sir James, no? So, we're going to talk about live is all about forensic talk, no? Forensic topic, forensic investigation. So, that's the first question I've encountered from Sir James. Isoka Forensics po ba? Yes, they are forensic investigators from the PNP Forensic Group. Okay, Sir James, magandang gabi sa iyo. Ano topic natin ngayon, Prof? Well, anything under the sun. Basta wag lang yung lecture type, ha? Kasi parang brainstorming lang to sa atin dito. At yung mga type of questions na itatanong nyo sa amin, nila Sir R. Forstaman. Sana, Sir, madali lang yung pangalan mo, no? Para ma-address kita ng mabuti. Yung mga sasagot sa topic... ay sana po ay gaangan at tagalugin nyo para po dun sa mga estudyanteng nakikinig sa amin pagdating sa forensics. Okay, St. Peter Life Plan, magandang gabi sa'yo. Ano po rank nyo nung nag-retire kayo? I retired as Police Executive Master Sergeant po. PEMS po ako nung nag-optional retirement po from the service. Okay naman po, bro. Akala ko po wala kayong live ngayon. Ay, mako, ayoko, mamimiss mo ako, Clarice, no? May nais lang kasi busy kami, no? We're doing our master's thesis writing, kaya medyo busy. Sobrang busy. And I hope Gaius is also busy, no? Doon naman sa pagtakbo niya sa pagiging representative ng PIDEA sa master's class, no? So, magandang gabi po sa 161 viewers. And please don't forget to share my live and we will be talking anything about forensic as long as hindi lecture type para hindi mauubos yung oras natin. And of course, we'll be talking a lot, no? Pagdating sa forensic investigation, forensic... Hello, Miss Copy, magandang gabi sa'yo. Okay, paano po maging forensic doctor? Yes, Abby, magandang gabi. Firstly, kung meron ka na lahat ng requirements, Miss Abby, you need to proceed to your application to PNP Forensic Group para maging isang legit. Lehito mong medical legal officer ka ng PNP Forensic Group para magkaroon ng maraming trainings, proper trainings, forensic trainings, no? So, yun, that's the start of your career, being a forensic medical legal officer or forensic doctor. Thank you so much, Rastaman. Yes. So, I will be calling you as Rastaman. My undergrad degree po is first AB Economics, then another course, BS Criminology po. Thank you so much. May specific course ba dapat kunin sa college para sa forensic po? Wala po. As long as you're going to apply sa PNP Forensic Group, any baccalaureate degree or any 4 years course will do. And then from there, you will start your career as a forensic specialist. But you need to undergo lots of trainings. Okay, so kailangan mag-aral. Dahil sa tapos ka na ng pag-aaral mo sa kolehiyo, you need to undergo specialized course and some other forensic trainings para mas lalong mapagtibay natin yung iyong pagiging forensiko. No? So, thank you so much for that question. 158. When was that? Recent lang po ba yan, Rastaman? Oh, yes. Yes, Rastaman, kasi kaya ako sinabing may magagawa doon kasi nagkaroon ako ng responding ganyan. Yung pinaka
pugot ulo niya ba ay buo? Or paano ba nakita? Marami kaming ganyan na na responde, no? Rastaman, no? So, yung beheaded siya, of course, through the use of identification ng, through the use of DNA, fingerprint, set of teeth, and a lot more, no? Lalo na kung ang nakita sa kanya ay, ano ba, yung ulo o yung naiwan yung katawan. Maraming magagawa sa kanya. 115 viewers, 1,700 likes, and to those who would like to join us, feel free to ask question but not lecture type at pakibabawan nyo lang yung tanong para mas maintindihan ng mga estudyante. Paalala lang po, ito pong ating live ay ang market nito is more of forensic investigation. Then ang market natin ay mga students, aspirants na gustong matuto at gustong makapag maging isa or maging one of us sa PNP Forensic Group. Kami mga forensics, kami mga nasa academe, no? So, if in case na meron kayo mga katanungan na alam nyo na rin naman po yung mga kasagutan, eh, i-share nyo po yan. Okay? Thank you so much. Any more question? Mimi, ganda. Thank you so much for following my live. So, yung tungkol dun sa tanong ni Ras naman, yes, yes, yes. Okay. May magagawa tayong forensic dun. Napakalaki ng bagay niya, ano? Or, thoughts about sa possibility mag, is that World War 3, Rad? Or WW3? Is it? World War 3, Rad? I'm just making it sure before making any comments. But, Rad, parang mas gusto kong pag-usapan yung hindi tungkol dyan. Alam mo, Rad, may nagtanong na sa akin yan. Kung yan nga ay tungkol sa World War 3, as much as possible, I don't wanna talk about World War 3 or any violence or anything na pwedeng mangyari na hindi kagandahan para sa lahat. Napakahirap ng mangyari yun. Una sa lahat, para sa bata. Para sa lahat. Mahirap magkaroon ng ganun. Kaya kahit na pag-usapan, kahit ma-imagine, ayoko talaga. Ang hirap yan. Mahirap yan. So yun lang. Good vibes na lang tayo, Rad. Ibang tanong na lang, no? Please, please. Oo, para maganda. Gusto ko maganda yung pasok ng usapan natin. Nakakatakot kasi yan. Baka may matakot. No? Hindi naman sa nakakatakot na naduduwag pag-usapan. Hello, Miss Janet Giron. Ang akin lang is parang na-anticipate tuloy natin agad yan kung pag-uusapan natin, di ba? So, pass muna ako dyan, no? Thank you so much. Again, hi, Miss Janet Giron, Miss Jose. Well, thank you for following my live. Yes po, ulo lang, then yung body nasa 100. Ay, malaking bagay yan. Is it for identification purposes? Or anong tanong mo, Sir Rastaman? Basta malaking bagay. Kasi marami kaming responde na beheaded, yung ganyan, mutilated. So, possible lahat yan for forensic investigation. Thank you so much. And Ms. Giron, thank you for following my live and our live, of course. Thoughts lang po. Eh, nasagot ko na si Mr. Rad. Hello, Mr. Eric Sumikat. Sumikat. Well, maging isang kasamahan sa PNP Forensic Group, you need to apply, no? Ano bang gusto mo maging civilian ba or police, Eric? Para masagot ko yung tanong mo. But of course, kailangan mong kumpletuhin lahat ng requirements, no? And then from there, you will start your career as a forensic member and SOCO member, and you will need to undergo different trainings, forensic trainings, para ma-enhance lalo na yung iyong kaalaman. Thank you so much for 3,000 likers and 96 viewers, no? Sorry for being late, no? No, Mr. Hart kaya yan. Why did you shift into a forensics career? Yun na po talaga yung career ko kasi belong po ako sa forensic group. Tapos ngayon, I'm into academe. I teach po ng forensics din, ng forensic. So, magmula sa umpisa ng career ko,
Nasa forensic group po ako, PNP forensic group. Then nag-retired, optionally retired po ako. And then nag-optional na ako, early retirement. And then now I'm into teaching. I teach po. Hello, Miss. Hi, Miss TJ. Magandang gabi sa'yo. Thank you so much. Anyare sa background. Background. What happened to my background? Oh, that's all forensic photography course po. Kung sakaling tinatanong niyo yung background po. Thank you so much. Is there a forensic accounting po ba dito sa atin? I am not very so sure to answer that as of this time. I haven't encountered yet, no, anything about forensic accounting. Thank you so much for that question, no. Ang aking pong kasagutan ay base lang po sa aking nalalaman at ayoko pong sasagot ng hindi sigurado para yung information na ibibigay ko sa inyong lahat ay talagang yun ang magiging kasagutan. By the way, if they are doing AI, we are also giving you AI through adding information. No? Nag-a-add tayo ng information, yun po ang salita sa amin ng AI. Yes, Miss Janet Giron, hello. Oh, Zia's last name is quite familiar. Meron kaming kasamahan sa PNP Forensic Group before, same last name. Pero marami naman may last name na ganyan. Thank you so much for joining, Miss Giron. Okay, the best prop po to. Thank you so much sa lahat ng magandang sinabi mo. The best prop. Talaga ba, Slammy? Tama ba yung pag-pronounce ko ng pangalan mo? So, the best prop daw ako. So, salamat ng marami sa iyo. At sana laging positive yung mga lumalabas dyan. Para lagi tayong puro positive na lang. At iwasan natin yung mga violence, no? O mga violenting salita. Para po dun sa mga estudyante na nakikinig. Kasi naghihintay din sila ng mga magagandang information like what I've said kanina. Na we are having a forensic talk every Wednesday and Saturday night. Andito ako, guys. Hi, Miss Kapi, na miss kita at kamusta naman sa'yo? Awesome. May times ba na nandidiri kayo sa mga nare-recover nyo? Like bloated ba? Hindi po, Rastaman. Hindi. Hindi na. Ganon. Pero nung very long time ago, unang-unang soko, unang-unang responde ko, hindi naman din, pero bulungan yung mga senior kung ano magiging reaction ko. Hindi ako nakapakita ng reaction ko. Timpi-timpi lang. Pero habang tumatagal ka sa serbisyo, of course, paulit-ulit kasi yung kaso, no? For the information of everybody, no, hindi mo na makakasanayan mandiri kasi every now and then, yung kaso umuulit. But of course, crime scene is unique, di ba? Sabi nga, crime scene is unique. Paulit-ulit man yung, halimbawa, sasabihin natin stabbing incident. Paulit-ulit man na stabbing incident, but the manner of execution is iba. Di ba? Although pareho siya ng case. So, paulit-ulit man siya. So, masasanay ka eh. Masasanay at masasanay ka. So, wala nang diri-diri. Walang mga ganun bagay na alis natin yan. Rasta man. Okay? Thank you so much for dropping by. Of course, my colleague, my classmate, Miss Eileen Isla. Kamusta ka na? Okay, alam ko na yun. Good evening, my favorite man. And of course, my favorite mom ka rin and my classmates, no? Ongoing na, Miss Isla. Medyo brain drain na. You know what I mean. Okay, thank you so much. Okay, Mr. Akala lang pala, you know what you mean. Forensic science is all about what? An exact science to be applied in criminal law, of course. Thank you so much. Oh, yes. Oo, Agnes Day. Ma'am, malaki po bang impact sa isang case presented in the court if the murder weapon is missing? Of course. Kasi magiging grounds to eh, no? For dismissal of the case because of what? Lack of evidence. At ang magkakaroon ng problema dyan, of course, yung evidence custodian or yung evidence collector. Pero much as well sa evidence custodian, ano nangyari? Diba? Kung saan ba nawala? No? Eh baka naman hindi rin umabot kay evidence custodian. At doon pa lang sa
mismong crime scene or scene of the crime, wala na yung murder weapon. But malaking impact to kung nasa kustodiya na at ng evidence custodian at nawala. But kung wala pa, doon lang mismo na hindi mahanap, of course, may bilang kasi yon na mas maganda, ibig sabihin, may makakatulong. Mas maganda siyempre kung talagang nandyan yung murder weapon or alleged weapon use, di ba? So, malaking bagay na meron talagang ebidensya or nakuha yung ginamit. Okay? So, maraming salamat. Oops, may nagbigay sa akin ng gifts. By the way, everyone, I would like to inform you that yung mga gifts na binibigay nyo po sa amin ay may pinupuntahan na charity works or outreach program po. No? So, for the information of everyone, meron na po akong 1,067 point something-something. Hindi ko pala mawi-withdraw yun. Hanggang hindi $100. Anyway, pwede man tayo niyan. Sige, tulong lang tayo. Rastaman, thank you so much for that coffee. And Pret, of course, thank you so much for sending me coffee. At para mabigyan natin ng tulong sa maintenance na gamot, yung mga poorest of the poor, you know what, kapag nag-responde po kayo iba-ibang kaso, you will be meeting a lot of people. And ang isa po doon yung poorest of the poor, yung mga ganun. Kasi doon laging may krimen eh, doon sa mga area na ganun. Doon ko nakita yung status nila, sitwasyon nila. Wala na. Basta. Yun. So, every time na may ganun, siyempre, gusto mo makatulong. So, before ayuda na nagkaroon ng pagbabawal, nagkaroon ng pandemic. So, tinignan ko rin yung sitwasyon. May mga poorest of the poor that could not and they cannot maintain their maintenance naman. Yung, paano mo matatawag na maintenance kung hindi mo ma-maintain? So, what I did is, like sa charity works po ako, at binibilan ko sila ng gamot, kahon-kahon yun. At ngayon, eto na nga. Meron na nga tayong pinagkukunan, pero di ko pala makukunan, kaya siyempre, magpapasko. Eh, alam na, we need to, taya muna tayo. Okay lang yan. Basta meron, pumapasok. Thank you so much, Fred. Prep, no? Thank you very much and magandang gabi sa iyo. Sobrang thank you. I cannot make any AI for that ice cream. Hindi ako marunong eh. Baka hindi rin bumagay sa akin eh, no? So, thank you so much, Prep, no, for sending us for the charity works. Hindi po akin to, kaya lagi kong binabanggit to make it very more transparent, no? Ang pinupuntahan po nito ay charity works, no? Hindi sa akin. Kaya salamat po doon sa mga nakakatulong, no. Ako ay isang gumagamit ako ng platform tulad nito para doon sa mga coins na 'yan na naiipon. Thank you so much. Okay, let's move. Dami na naman naipon. Oh, sorry naman, baka matutulog, wait lang. Yes, halimaw mag-overthink. Malubit naman 'tong halimaw maghaba ng name mo. Yes, any 4 years course basta po doon kayo pumunta sa quota ng PNP Forensic Group. Lagi-lagi 'yan nangangailangan. Basta lagi niyo iisipin na meron kayong eligibility. It could be NAPOLCOM or R86506 Civil Service, lahat. Basta meron kang eligibility, no? To work sa government, no? Naka-aircon pa ako niyan, ha? Ba't kaya init? Alright, mama na po, tinuturo niyo about forensic din po ba? Yes! Yes, I teach introduction to forensic science, forensic instrumentation, case preparation para sa proper presentation in court, forensic photography, of course, my specialized or my specialty or my field of expertise, forensic photography. What else? So, anything about forensic, but please don't let me teach that I do not know, like forensic chemistry and forensic odontology. Hindi akin yan. Ayokong sakupin yung mga ganyang subject. No? Para sure na sure yung turo. Ibigay na natin yan sa mga forensic chemists and mga aming mga odontology sa PNP Forensic Group. Mas maganda kung sila yung magde-deliver para mas maganda yung turo. No? Kasi sila yung nandoon sa field na gano'n. Thank you so much, Eric Sumikat, for that question. Are you teaching at PCC or hindi po? Mm-mm. Wala akong invites. I do not have any invitation to teach sa PCCR po eh. Kaya
hindi po ako nakakapagturo or nagtuturo sa PCCR. Miss Yai, thank you so much. Hanggang 10 po pala ang campaign period. Wala pang advice for election day. Okay yan. Sana ikaw nga. Prof, kuryente ka po kasi meral cute ka. Dati meron ako natanggap niyan. Prosecutor, yan. Ang ganda ng mga naiisip nyo, no? Thank you so much, no? At least nakakatanggap ako ng mga positive na mga ganyang kesa naman yung... Basta bawal dito yung mga negative, ha? Para nakakatulong tayo dun sa mga nakikinig. Kasi pag may negative yan, hawa-hawa na, parang domino effect yan. Lalo na yung mga estudyante na nag-i-stay po sa ating para makinig at matuto. Sana as much as possible, huwag tayong magpasok ng mga negative comments dito or kung wala naman, lipat-lipat lang pag may time. No? Okay. Okay, Kapi. Miss na kita, ma'am, na hinahanap ka ni Nick. Asan ba yun nga pala? Sa live niya nung isang araw. Ay, ganun. Sabihin mo sa akin kung anong araw nagla-live si Nika. Sunod-sunod yung 3 o'clock kong tulog. No? Lagi na lang akong natutulog ng ganong oras kasi nga may ginagawa kaming mga research. Sobrang grabe. Ma'am, good luck para sa upcoming. Yes, Alfred Werder. Alam mo ba na nagbibigay ako sana naman totoo, no? Kasi meron kami dito, di ba, guys, no? Nasaan na kayo yun? Si Heider, nagpa-bless, nagpa-good luck. Ayun na, pumasa. Ang galing. Very good. So, and I hope you are going to be one of the board passers, no? Maging board passer ka this coming Feb 2 to Feb 4. That's Alfred Werder. PM mo sa akin kung anong tunay mo pangalan para medyo mas maganda yung pag-good luck ko sa'yo. Thank you so much. Sana dumami pa ang magkaroon ng or ang mga licensed criminologists. Thank you so much. Saan po kayo nagtuturo ngayon? Gabby, yes, I teach at PNP, Philippine National Police, National Capital Regional Training Center sa Bicutan and also at Lyceum of the Philippines University, Batangas. Thank you so much, Gabby, for asking. Ano po ang tingin nyo na kulang pa sa forensic science sa Pilipinas? Well, pagdating sa forensic instrumentation, we all have this. Alam nyo kasi yung instrument na ginagamit natin. Meron na tayo niyan, nasa PNP Forensic Group, nasa UP. Meron na po tayo niyan, some of that also nasa NBI, gano'n. Kaya lang kasi, kumbaga sa kotse po, laging may innovations, no? Laging kailangan ng updates. So, for me, if you're going to ask me, thank you so much, Mr. Rastaman. If you're going to ask me, Rafael, forensic trainings. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kasi ang nangyari, pag nag-forensic training ang isa, irere-echo na lang, di ba? Okay, but siguro yung forensic trainings. Kasi yung forensic instrumentation naman po is... konting-konti lang yung mga changes or innovations, no? Nadadagdagan. Kumbaga sa kotse, next year, iba na naman yung meron sa Toyota. Maganda yung ilaw, ganito, may ganito na, may EPB na. Ganun din sa mga instrument. But what we need is forensic trainings talaga. Every now and then. Every now and then, kailangan may forensic. Hindi lang isa kung forensic training abroad, no? Sana lagi-lagi natin na makayanan, magkaroon ng budget to join forensic trainings abroad, and then the application, of course, will follow. Okay? Thank you, Mr. Rafael Balgi. Maraming salamat po. Gcash na lang yung coffee. Huwag ka ganyan. Ikaw talaga. Okay, salut po, Zuri Valens. Thank you so much sa saludo mo. Ako din, saludo ako sa'yo for staying with us because it's late night already and you're with me. Maraming salamat po sa nag-i-stay sa amin at nag-jo-join. And please, relax lang. Huwag masyadong madadala dun sa mga negativity na nangyayari kung ano man, saan man. Okay? We need to keep on praying po. Yan, baka nakakalimutan natin yun, ha? Powerful po ang prayers. Have you feel scared po while looking through dead body? Pag tinititigan mo po sila, alam nyo, gusto, parang hindi mo maintindihan, parang humihinga pa sila. No, pero talagang kung titignan mo yung injury sustained, hindi na.
Kung ang pag-uusapan po ay natatakot para lumabas doon sa morgue habang nagkakaroon ako ng forensic photography or even conducting a postmortem fingerprint or paraffin casting, nakasanayan na po kasi. Nakasanayan na. Hindi naman, hindi dapat kasi kapag manakbo ako, hindi ko matutuloy yung ginagawa ko sa kanyang pag-iimbestiga, no? And pangalawa, nakasanayan na. Thank you so much, Miss Aya Isla. Hanggang sa panaginip, ma'am, yun ang vision ko kung paano po natin maitatawid yun. Itatawid natin yun. Busy na siya. Tignan natin kung ano mangyayari. Itatawid yun. And alam na yun ng nakakarami kung paano tayo makakatawid yan sa pinagbibisihan natin na yan hanggang madaling araw. Thank you so much, Miss Eileen, ha. Alam ko yun, ramdam kita. Galing ako kanina sa PNBF, yung volleyball ng mga estudyante ko. Wala lang, para lang makat yung ating sobrang attention na binibigay ngayon doon sa medyo matrabaho nating pinagkakaabalahan. Maraming salamat. Rastaman, sobrang thank you sa'yo, no? Lagi mo akong binibigyan ng gifts. Baka pwede po kayo ma-invite sa SME dito sa AFP sa DOS po. I conducted seminar, webinar, and lecture AFP sa dito, sa Camp Aguinaldo. Hindi kasi, DOS, di ba ano yan? Region 2? Tama ba yun? Hindi ko alam eh. Doon ba yan sa taas? Okay, thank you Rastaman. Ha? Anytime, lalo na kung ito ay webinar, seminar, kasi pag DOS, medyo, alam ko may biyahe yan. Nag-conduct akong lecture sa AFP sa Camp Aguinaldo. Ang dami. Grabe. Okay, masaya. Tsaka doon sa mga doctors and chemists, kasama ako na sa pagtuturo na nila para ma-share din yung forensic photography, which is for documentation kasi. Prop, nangyari na po ba na nag-respond kayo sa crime scene tapos brown out o wala talaga? Oo! Meron akong isang scene, matanda siya. Of course, I won't be mentioning the names. Ang nangyari, nagtipid siya. Gusto niya makatipid. Pinaputol niya yung kanyang Meralco, no? Baka naman. Nabanggit ko tuloy. Hindi to sponsored, daw. Walang libre ngayon. Ngayon, ang ginawa niya, Miss Clarice, bumili siya ng generator. Kakaiba na siguro yung isip niya. No? Galing siya sa ibang bansa. Kalimutan ko kung saan galing. Basta ang pera niya, pound, no? Ngayon, pinaputol niya and then bumili siyang generator. So, nung natagpuan siyang patay na, nagkakanda kami ng crime scene processing, walang ilaw. And then, ngayon, nauuna. Ito, sharing lang po ito, ano? Kaya yung mga ayaw, di, pasyal muna kay sa ibang nag-AI. Kami AI, adding information dito. So, ngayon, ang nangyari, kwento-kwento lang, si team leader ko na nasa Turkey na ngayon, nag-optional retirement din. Pumasok sa Muntinlupa. So, pumasok silang dalawang investigator. Kami naman mga natira, photographer, sketcher, lahat, forensic technician, firearm technician, fingerprint technician, examiner. Nagkwekwentuhan kami. Pasimple kami. Kasi walang-walang ilaw. Walang-wala. Nilabas kami ng team leader namin. Ano ba? Papasok ba kayo? Hindi. Ma'am, kasi ganito, ganito. Dami na namin dahilan. Lalo na nakakadulas na sa loob kasi puro blood na yun. At saka body fluids niya. At saka bloated na. Siyempre, ilang araw na bago natagpuan. So, walang-wala talagang ilaw. So, puro flashlight ng cellphone lang yung ginagamit namin. Walang-wala. Kasi nagpakat siya sa Meralco, and then bumili siya ng generator. So, what do you expect? Meron bang ilaw? So, wala, di ba? So, yun. Kanda kami ng crime scene processing for documentation. Bloated na siya. So, nung na-pull out na siya dun sa kanyang bahay na walang ilaw, so, din na wala siyang, walang nag-claim na puninarya. Wala lahat. Ay, puninarya. Wala lahat, kamag-anak. So, napunta siya sa puninarya na dinala siya. And then, while processing, syempre, for documentation, nakuha namin sa kanyang belt bag, or dito, tinatali niya sa kanyang tiyan, isang damakmak na kaperahan. Eh, sobrang baho niya, wala nga nag-claim na kamanggal. Isang damakmak na kaperahan. Daming salapi ni Lola. Ngayon, nidrudrin niya yung pera niya. Ang dami niyang mga nagagawa nung buhay po siya. Di ba, araw-araw, mabigat yung tiyan niya, punong-puno ng pera, no?
Tapos, di, syempre, dinodokumento namin yun. Ang pera niya ay pounds. Di ba? Di ba malaki palit mo? Alam niyo ba na walang umaako sa kanya? Pero nung nalaman ng ewan ko kung sino, siya raw ang kamag-anak. Ginoo. Alam niyo, ganun yun. No, wala yung claimant. Tapos pag nalaman maraming mga kung ano, yun, nalaman na maraming pera sa kanyang tawan na nakasupo. Aba, dumating ang mga kamag-anak bigla. Alam niyo yung pera na yun dahil nalagyan na siya ng body fluids at ano, binidad pa sa araw, nalagyan. Kalburo ba yun? Yung puti. Hindi rin naalis agad yung amoy. So, kumapit din yung amoy sa pera. So, sabi ng puninarabi niya. But anyway, sila-sila na nag-turn over nun. Ang akin lang, yung tanong muna, kung nag-re-responde kami, dami ko kasi, haba ko kasi sumagot, ano? Yes! Nag-re-responde kami. Na merong ganun na sitwasyon. Okay, Tango Masters. Are lawyers allowed to check the body for themselves for court purposes? Yung lawyers po ang pupunta sa funeral, sa morgue, to check the body. Paano po kaya, sir, yung sitwasyon ng tanong nyo? Kung ang mga abogado ba ay pwedeng mag-check ng body, ng victim po ba yon? Nung patay po ba, sir? Gusto ko sana malaman kung para masagot ko po na maganda. Thank you po. Aabangan ko yung sagot mo, sir. Anthony! Ma'am, ano po name nyo? Parang nakita na po kita sa Krami. Yes, na-assign ako sa Krami before ako mag-optional retirement. Huwag mo nang tanongin yung name ko dito, Anthony. Oo, okay, baka ma-identity theft tayong lahat. Sobra-sobra yan. Alam naman uso ngayon ng cybercrime. No? O makaka-captured. Mag-ingat po kayo, kakabigay ng birth date, full name, mother's maiden name. No? Mag-ingat po kayo sa mga ganun, ha? Kakaroon ng identity theft. O, pasalamatan ko muna yung 61 legit viewers ko. Salamat sa pakikinig at sa panonood. And of course, the 5,400 likers. Thank you so much at continuous yung pusong umaangat na yan. No? Diyan lang, masaya na tayo. And of course, kung meron kayong sobra-sobrang coins dyan para sa charity works, hindi ko tatanggihan. Meron o wala, okay lang. Libre to. Alright? Well, digital forensic, iba po yun. Mr. Finding Nemo? All type of forensic you can do, ma'am, like a digital forensic, iba po yun. Like, for instance, nandiyan si Mr. Rastaman, no? So, digital forensic, siya ang natatandaan ko. Digital forensic, iba po yung pamamaraan ng pag-iimbestiga nila. Unang-una sa lahat, kapag kami taga-forensic investigation, we have the so-called crime scene investigation, and we do it inside the crime scene area. We do have a scene of crime, no? May scene of crime tayo, may crime scene tayo na tinatawag. But the problem now with digital forensics, ayan na, andyan si Rastaman. Ang pagkakaiba po sa mga digital forensics na sinasabi, wala po silang crime scene. Wala po silang scene of the crime, but they only have search scene. Okay? Saan sila pwedeng mag-search? Ano ang isa-search? Saan sila mag-uumpisa mag-search? Sa IP address ba? Ganon. Anong ginamit? All about electronic evidence through the use of computers. No? So, digital forensic, iba po yung mga experts dyan na tinatawag. Ito yung tinatawag nating computer forensics. Sila yung mga nandyan sa anti-cybercrime group, PNP, ACG. So, iba po yun. Ine-extract nila yung mga messages. So, iba yung trainings nila. Iba din po yung forensic training. Okay? So, thank you so much, Finding Nemo.